32 na po ang bilang ng mga namatay sa pamasaherong bus na hulog sa bangin sa bayan po ng Caranglan sa Nueva Ecija. Hustisya ho ang sigaw ng mga kaanak, syempre ng mga nasawi. Attorney Gabby, ako isang malungkot na balita na naman to. At syempre ang tanong, anong mga kaso ang pwedeng isampas sa ganitong klase ng disgrasya? Well, of course, since kasi ang palad ay namatay na rin ang driver, mm-hmm. kasabay niyang namatay ang anumang kriminal na kaso laban sa kanya kung siya man ay maakusahan, for example, na of being reckless, di ba? Yun yung usual na kaso. Pero meron, of course, pa rin civil liability para sa damages o danyos para sa mga naging biktima o yung mga naiwan na mahal mm-hmm. sa buhay ng mga namatay. At dahil ito ay isang common carrier, pananagutan malaman ng isang carrier ang damages na sangkot na isang pasahero dahil sa posibleng pagpapabayaan nito. And I mm-hmm. think, di ba, meron ng allegation na kesyo nawalan daw ng brakes or nagkaroon ng defect. Pumutok ang gulong, attorney, yung danyos na pinag-uusapan natin, ano-ano ba yun? Well, meron syempre kasama na dyan yung actual damages para sa pagpapalibing kung namatayan at yung hospitalization expenses para sa mga nasaktan. Maaaring din magkaroon ng moral damages dahil sa sakit na natamo ng mga nawala ng minamahal sa buhay o yung pain and suffering ng mga nasaktan. Pasok din dyan ang exemplary damages na maibibigay ng korte kung maipapakita na sobrang naging pabaya. Kailangan kasi nating ma-emphasize na yung ganitong klaseng serbisyo publiko ay may public interest, so hindi dapat patumpik-tumpik yung mga nagpapatakbo ng ating mga common carrier dahil nga involved palagi ang safety ng publiko. Ang isa pang danyos ay ang indemnity na tinatawag natin for lost income. Di kung ito, kung ang nasaktan halimbawa, ayan, isang nagtatrabaho, pwedeng makompute ang kanyang lost income na yung nawala sa kanya habang siya ay nagpapagaling. Ngayon, para dun sa mga namatayan, yung mga minamahal nila sa buhay, actually, yung iba nag-grant sila ng yung expected income over a lifetime. Okay. So there's a certain computation over the life expectancy. And yung at the very least, siguro minimum wage. Mm-hmm. Or kung nagtatrabaho, kung ano man ang kanyang sinisweldo. So isang recent na kaso actually, yung namatay isang 15-year-old na estudyante at base sa mortality rate na ginagamit ng mga insurance company, ang life expectancy daw ay 39 years pa. Right. Okay, mga 65 years yata yung life expectancy. Kaya't nag-compute ang korte base sa minimum wage kasi nga 15 years old pa, di ba? So hindi mo alam talaga kung ano yung magiging profession niya in the future. Pero sabi ng korte, i-peg na natin at minimum wage, bawasan ng konti for living expenses. So yung mga magulang ng bata, siguro mga naka ilang million din sila sa net income sana ng batang nasa high school pa lang at the time of death. Nabanggit mo nga, since patay na yung driver, nawala na sa kanya yung liabilidad, ano naman ang pupwedeng ikaso ngayon sa bus company? Well, yung sinasabi nga natin, sa palagay ko, maaaring mag-file ng isang independent civil case. Yung kriminal, wala na. Namatay na yon nung namatay yung may sala. Pero ito ay kaso nga ng pagpapabaya under Article 2176 ng Civil Code. At mas mabuti talaga mag-file ng separate na kaso base sa, yung tinatawag kasi natin dito, yung tort kung merong pagpapabaya involved or yung kakulangan sa diligence required of a common carrier like a bus. Dahil sa ganitong kaso, maaaring kubrahan ng buo ang employer and sa kasong to, yung bus company. Kuminsan kasi, meron kasing kaso na pag criminal yung i-file mo, parang yung liability ng bus company ay subsidiary lang na tinatawag. Mm-hmm. Ibig sabihin, papasok lang siya pag wala na. Pero pag ganitong klaseng separate independent case, talagang buo niyang sasagutin. Mm, pero may iba syempre na gustong lumaban as accident ito. Pwede ba nilang sabihin niya na fortuitous lang ito, na hindi sinasadya yung pangyayari? Pwede pa rin ba silang lumaban sa ganong paraan? I would think so, di ba? I would think so. Mas lalo na sa maraming kaso ng Korte Suprema, sinabi talaga na yung kunwari merong mechanical defect. Mm-hmm. Ng isang motor vehicle, hindi po to kaso fortuito or yung fortuitous event or yung masasabi nating aksidente talaga. Dapat ay na-detect na yan kung nagkakaroon ng masusing maintenance check. Halimbawa, yung failure to maintain the vehicle in safe running condition, ito daw ay tantamount to negligence o pagpapabaya. So walang lusot? Kung maiisipin natin. Oo. Kasi ang dami talaga. Well, kailangan natin talaga isipin. Kailangan may managot. Mm-hmm. Correct. Maraming salamat, Attorney Gabby, sa iyong binigay sa aming mga insights today. Thank you very much. Samantala, ngayon naman, puntahan na po natin si Suzy.